Good evening! Ayan, ito na ngayon. Ito na ako na muna ang host ninyo for tonight. Ayan, mga kasama natin, of course, ang ating iba pang Team Like a PDB ngayong gabi. Of course, bago tayo mag-umpisa, please do repost our poster po sa ating live po ngayon, which yung mga pinakalat po namin poster, please do repost that using the hashtag Team Like a PDB. Pinoy Fear Factor. Ayan. Hashtag Team Like a PBB Pinoy Fear Factor. I'm sure alam niyo na kung sinong guest natin today. Mamaya-maya yung konti. I-introduce natin yan mamaya yung konti. Ayan. Aside from reposting our YouTube live poster, please do screenshot po ang ating live na nanonood kayo ngayon. And of course, use the hashtag TLP Live PBBX PFF. Ayan. Magkaiba yung hashtag po natin. Again, i-repost po ninyo yung YouTube poster po natin. And do use the hashtag. Hashtag Team Like a PBB Fear, Pinoy Fear Factor. Ayan. And then the other one naman is screenshot nyo po ang ating live po ngayon. And then use the hashtag. Hashtag TLP Live PBB X PFF. F. Ayan. Of course, meron din tayo mga pa-mini games. Mamaya yan. Ayan yung mga pa-earns natin ng mga gems dyan. Ayan. So, mga ka-likers, mga Team Like a PBB. Ayan, makasama natin ngayon si Mr. Jovic Susim. Ang ating napakagwapong Kuya Jovic Susim. Ayan. Hi. Of course. Yes. Kamusta kayo mga likers? Ayan. And of course, mga kasama, hindi lang si Kuya Jovic mga kasama natin, there's more. Of course, mga kasama din natin ang ating kambal, si Kenny Santos at Tofi Santos. Ayan, say hi naman kayo dyan sa ating mga ka-team like a PBB. Ayan, ang gwapo. Hello. Hello. Hi, Lycans. Good evening. Ayan. O, oh, diba? Madi-differentiate nyo ba kung sino si Tofi at saka si Kenny? Eh, parehong pogi. Ang hirap mag-decide kung sino si Kenny at saka si Tofi. The big revelation. Ayan. Yeah. So, of course, makakasama din natin, of course, si S. Love Briones, ang pinaka-popables na talaga namang madaming nakakagusto. Si S. Love Briones. Ayan. S. Love. Sapa lang ano TikTok niya, di ba? Yun, no? Oh, di ba? Oh. Iba talaga ang Papa S. Love. Iba talaga. Nakasama din natin, of course, si Matt Aljani or Kuya Matt, ang ating Milky Baby. Milky Baby. Ayan, ang Milky Baby. Nagabay. Isang rapper nga dyan, bro. Isang chorus. Tapatan mo yung dance niya. Tapatan mo yung dance ni S. Love. Last and not the least, please do welcome our co-host then, na si JM Nagumbay, fresh from America. Ayan. Hi, guys. JM. Good evening, everyone. Hi, Don. Having fun. Hi, Don. Kamusta kayo dyan? All the way from America pa yan si JM, ha? O, diba? 5 a.m. dito, ha? 5 a.m. Wow! So wow. Early in the morning. Good morning! Fresh na fresh. Ayan! Kompleto na tayo, guys! Excited na ba kayo? Dahil makikilala na natin kung sino ang ating guest today. Secret daw, wala siya sa poster. Char! So, charot lang yan, natin. Guys. Ang kuya natin, na actor, model, and of course, dati din siya sumali sa Pinoy Fear Factor, and of course, a star magic artist na si Manuel Chua, Mr. Chubo, labas! Yay! Talaga ako nag-iisa, ano? Good evening po sa iyo. Good evening po sa mga nanonood sa amin dito sa Pilipinas at sa mga nasa ibang bansa. Magandang araw po! Wow! Sado talaga! Kaabot tayo doon! Kaya tayo sa ibang bansa agad. Oo naman! Ayan! Gusto ko sana siyang tawagin na Kuya Manuel pero that's too formal. Okay, Manuel Chua! Manuel Chua! Patiin mo naman yung mga
ano, mga kaibigan natin dyan na mga nanonood, the ating Gem Boosters. Ayan. Ayan. Yes po. Sa mga nanonood po, magandang gabi po sa inyo. At supportahan niyo po at subaybayan niyo lang po kami ngayong gabi dahil magiging masaya po itong kulitan namin. And of course. Always naman masaya. Oo. Always talaga masaya dito ang ating Team Laika PBB. Ayan. Since naman na pinag-uusapan natin ang Laika, kailan mo na-discover yung Laika? Na-discover ko yung... Actually, isa ako siguro sa mga hindi masyadong malayo na kasama sa mga nagsimula nung Laika. Siguro, wow! Ang tagal na din eh. Tagal ko na, actually. Ang tagal ko na rin nagla-Laika. Tapos nakakatuwa nga kasi, di ba, nagkaroon itong Laika kasi nagagamit natin siya na pangkain, pag-purchase na kung ano-ano, di ba? Tapos, magla-like-like ka lang, parang gano'n, magre-retrade ka lang, nag-earn ka na ng gems, di ba? Sobrang saya. Yes. Yes, sir. Kasi, di ba, parang different, talagang iba talaga siya sa other social media accounts. Speaking of, Laika, sino naman yung nag-introduce sa'yo nung Laika? Of course, paano na-introduce sa'yo yung Laika? Kasi of course, na alam natin na ito yung Laika, ito yung nangyari sa Laika. Pero sino yung nagpakilala sa'yo kung sino talaga si Laika? Ang una kong nasa ba ako nung nag-start ako mag-Laika? Nagbabagani yata ako. Matagal na! Matagal na din talaga! Super tagal na nung Laika po talaga. Ang nagpasa sa akin ng Laika, si Scarface ng Provinciano. Ang grupo niya si Pinko. Hanapin ko dito sa Laika po. Kasi medyo matagal na yun, no? So may backtrack. Oh. Kung sino-sino na na-encounter ko na tumulong sa akin na madagdagan yung mga gems. Si Brace, kung kilala niyo si Brace. Yes, isa rin siya sa tumulong sa akin. Tapos actually, na-meet din siya ni Eslav eh. Doon yata nag-start. Di ba Eslav, noon ka nag-start mag-like sa MMK natin last May. MMK. Kasi si Eslav, sabi niya talaga nag-start siya sa MMK kasi na-introduce sa kanya yung Laika. So, same pala kasi magkakasama kayo nung time na yun. Oo, magkakasama sa nung time na yun. At nagtataka nga ako kay Eslav bakit nung time na yun at wala pa siya Laika. Kasi halos lahat naman nung time na yun nagla-Laika na. Meron na. Actually, naririnig ko siya nung mga times na yun na may mga Laikas. Pero furious din ako. Tapos nakikita ko yung mga tao na nagpo-post ng Laika, which is really good, di ba? Kasi magla-like ka lang, po-post ka lang, share ka lang. Then you earn gems, di ba? And then you also give gems. So dahil nga, napaka-special ni Laika in that kind of way. Ano yun naman yung nagiging pagiging different ni Laika sa ibang other social media platforms? Kasi sobrang dami ng social media platforms. Merong Instagram, may Facebook, may YouTube. So, paano naman naiba si Laika? What makes Laika different? Ang nakakatuwa kay Laika, kasi si Laika, actually, ito na ko-open yung app. Wow. Kasi si Laika, may mall. Hindi kaya nung iba, wala silang mall. Tama. Diba? Si Laika, may mall. Tapos pwede ka mag-siri. May games din naman siya. Nagagamit din siyang online wallet, diba? Yes, tapos pang-pay ng mga utilities, nagagamit siya. Yes. Sobrang layo, sobrang laki. Excited na nga. No, excited na tayo sa pagiging diba? Pag nag-reopen ang Laika Mall. Yes. Very, very convenient kasi talaga siya. Especially pandemic. So, hindi talaga tayo nakakalabas. So, the mere fact na meron siyang Laika Mall, diba? 3 days lang dadating na. Ako umu-order from sa province. Dumadating lang yung item sa loob ng 3 araw lang dumadating. Wow! Manila to Nueva Ecija. Oo, so fast. Okay, excited ako. Gusto ko matry eh. Papunta naman US. Oo, di ba? Meron kaya? Ganda. Malay mo. Soon. Soon, malay mo naman kasi nagde-develop na si Laika eh. So soon. Yeah. Hopefully. My super my quality pa ng items. Super quality. Yes. Mall quality talaga. Hindi talaga siya nalalayo sa mall. You don't really have to go out. Nandiyan na. Just download Laika. Everything is there.
Yes, yes. Sobrang convenient. Pero Manuel, question. Question, diba, pinag-usapan na natin ngayon yung mall, no? Ano yung unang-una mong pinurchase sa Laika? Sa Laika mismo? Yes. Sa Laika mismo, yes, yes. Una ako nag-purchase, kasi dati wala pang mall, di ba? So, sa merchants na tayo bumibili. Mga ano, headset. Headset. Oh, mga gamit sa computer. Actually, yun ang marami ko na-purchase. Saka, syempre, mga pagkain. Pero nung nagka-Laika mall na, hindi, siguro pinakamalaki ko naging purchase yung nasa, makano, 6,000 plus siguro. Umili ko electric fan, umili ko ng webcam, shopping, ah. Umili ko ng mouse, nag-shopping na lang. Nag-hoard siya. Oh, gaganda ng mga items. Ganda ng mga items nila. So, yun. Sige. Manuel, so, let's tapos na tayo sa Laika, no? Let's try naman natin, pag-usapan natin yung fear factor mo. Yes. Paano ka sumali sa fear factor at saka bakit ka sumali sa fear factor? Yan. Yan ang gusto lang yung malaman kasi, di ba? Isang season lang yan, di ba? Isang season lang, di ba, ang fear factor? Ano ang favorite ko yan? In a while. English version yan? Favorite ko pinapanan yun. Ang fear factor po, 2008 nag-air. Uy, baby pa ako niyan! Baby pa kayo. Camera, baby pa. Baby pa kayo. Wow, JM ah. Elliot, 2008 siya nag-air, pero 2007 namin siya shinoot. Ay, tagal, isang taon. Yeah, 2007 ng August, parang ganon. August or September, mga ganong month namin shinoot siya sa Argentina. Ngayon, bago yun, syempre, nag-audition ako. From Nueva Ecija ako, nag-uopisina ako, nakita ko yung audition sa TV na mga last na, parang last na punta na lang sa Pampanga. So, curious ako, mahilig ako sa adventure, di ba? Mahilig ako sa sports-sports. Medyo pangbardagulan ako, parang gano'n, pangbugbugan. So, nag-audition ako. Nag-audition ako, isa ako sa mga una doon kasi maaga talaga ako. Siguro mga 5 a.m. nandun na ako sa mall. Nihintay ko na siya magbukas. So parang nasa start ako halos ng pila. Siguro nasa 400, hindi ganun kadami yung tao, feeling ko. Hindi siya pareho ng PBB. Kasi ini-introduce pa lang kasi siya that time eh. Ini-introduce pa lang. Tapos maraming may hindi rin gusto sa fear factor kasi alam nila yung mga conditions na may papakain sa inyo na hindi. Okay. Yung mga ganun. Tapos, na-expect nyo na may mga stunts, tapos may mga ahas-ahas. So, maraming mayroong hindi gusto rin talaga. Tapos, nung nag-audition, pinag-stay ako. Nagulat ako, di ba? First, nakapila kayo. Titignan, ni-direct. Tapos, bawas agad. Naiwan ako doon. Tapos, hanggang sa umabot ako sa interview, doon sa araw na yon. Hanggang sa, dinaan ako lahat ng proseso. Punta ako ng Manila, balik ng probinsya, balik-balik. Ito, fina-fast-forward ko na. Tapos, hanggang sa natapos ko na lahat, pati yung photoshoot, biglang sinabi sa akin ni Mama Maru, Manuel, hindi ka pa kasama, ha? Kapag may nag-back out, ipapasok ka namin. Para extra, ganun. Oo, pagkatapos kong ginawa lahat ng sa audition, yun ang sinabi sa akin sa dulo. Pero ipagpatuloy mo yung ginagawa ng preparation, sabi nila. Kasi, nagpe-prepare ako, alam nila. Ngayon, si Mama Maru, nalaman ko dun sa dulo na ayaw pala niya talaga akong masama sa lineup. Kasi masyado daw akong confident nung nag-audition ako. Masyado kong kinakaya yung mga stunts na yung sa pa-audition nila. So parang hindi ako gusto ni Mama Maru. Kaso, swerte, yung dalawang babae na naka-lineup, hindi sila natuloy. So ako yung pumasok. Kaya nangyari, 7 boys, 5 girls. Kasi dapat yun, 6 na lalaki, 6 na babae. So, na-shoot ako doon sa pandagdag. Kaya hindi balanse. Yun. Tapos, nag-excel ako pagdating doon kasi feeling ko, isa ako sa pinaka-prepared mentally tsaka physically. Physically. Yeah, kasi nung time na yun talaga, nag-prepare ako, takbo ako ng takbo everyday, nag-gym ako everyday, lumalangoy ako halos everyday. Kaya nung pagdating ko doon, maganda yung preparation ko. Tapos, edge pa, pinakamatanda ako sa grupo. So, maturity rin. 26 ako, mga kalaban ko, mga nasa 22, 23, 24. Ilan taon ba si Jose noon? Oh,
Bata, si Jose mas bata sa akin ng 4 taon. So 26 ako nun, 22 lang siya. Bata lang sila. Pinakabata ako kalaban nun, 18. Ako yung pinakamagulang, kumbaga. So pagdating sa stand, magulang ako. Ang bilis mag-proseso ng utak ko. Magulang. Eh, magulang ako. Kasi ano na, nandito ka na sa prime years mo kasi nung time na yun eh. Oo, so, medyo edge ko yung nangyari. Ito man, isa pa question, no? Anong pinaka-greatest fear mo and how did you overcome your fear? Nung time na yun, bata ako, hindi ganun kalaki yung fears na tumatakbo sa isip ko. Mm-hmm. Yung taas nung sa mentality ko, kahit na kung ano yung isa lang sa akin nung time na yun, ang nasa isip ko kaagad, lahat yan, mind over matter. Kahit nasalangan nila ako ng alam ko hindi ko gusto, hindi ko kaya, kaya ko mag-strategize at gamitin ko yung utak ko para matapos ko yan. Yun ako nung time na yun kasi bata ako. As compared to now, hindi ko na alam kung kaya ko pang gawin yung mga pinagawa sa akin nung time na yun. Kasi mas marami na ako naiisip at the back of my mind as compared nung time na yun na mas malakas talaga yung loob ko. Oo. Actually, ano part siya ng pagiging ano, young mo eh. Parang adrenaline rush, talagang ano ka eh. Ito. Pinakamahirap, bro? Oo, pinakamahirap na challenge. Okay, ito yung pinakamahirap na challenge na akala ko isa sa pinakamadali. Nung tinignan ko siya, sabi ko, kayang-kaya ko yan. Alam niyo yung kabayo, hahawak ka sa kabayo, sa may tali yung kabayo, hawakan mo siya, tapos hihilahin ka niya paikot sa oval na putik. Sinidadrag ka niya. Patagalan kayo. Yeah, patagalan kayo nakahawak doon sa tali. Napakahirap. Kasi unang hila parang, napakasakit pala. Sabi ko pa naman una, ang dali nito. Alam mo, lahat ng side ng katawan ko, binigay ko. Binigay ko yung gilid, binigay ko yung likod, binigay ko yung harap, sa kabilang gilid. Nung pagbitaw ko, puro sugat ako buong katawan ko. Grabe. Grabe, yun yung pinaka-worst na stunt doon, na akala ko madali. Siya yung pinaka-mahirap. Yung stunt na nakapagpatalo sa akin, kung saan ako natalo, hindi ako nakapag-strategize sa maayos. Sa gitna nung stunt na yun, sa gitna nung stunt, medyo nawala na yung focus ko kasi nauwi na ako sa panic, medyo panic mode. Yun yung ano eh, 6 feet under kami. Nilibing kami, 6 feet under. Nasa loob ka ng box. Kapag naramdaman mo na bumagsak yung lupa sa paa mo, that's the time na iikot ka, pupunta ka sa paanan mo, maghuhukay ka pataas. 6 feet. Kailangan makalabas ka doon. Hindi ko kaya yun. Hindi ko kaya yun. Ang makulit pa doon, habang nasa box ka, di sinara nila yung box. Binuhusan, nararamdaman, binubuhusan ang buhayin. Pitch black. Wala ka nakikita. Oh. Kahit ganun yung kamay mo, wala ka makikita. As in, wala ka naririnig kung hindi binabagsak na lupa. Tapos, ang haba ng delay. Doon nila ako na kasi noona, syempre, nag-strategize ako. Pagiga ako doon. Malamig, ano lang kami, shorts eh. Tapos ang lamig, nasa Argentina. Tapos, nag-strategize yung utak ko. Tapos, ang tagal. Ang tagal bago mag-start. Tapos, yung iniisip ko na, ano na nangyari? Ano na nangyari? Ala pa ba? Hindi pa ba mag-start? Noong nag-start na, di pa, ang bilis. Halfway, naipit ako, nag-erode lahat ng lupa. Kasi mura na yata ako ng mura nun eh. Tangina, fuck. Ganun na ako na ngayon, hindi na ako makaalis. Pero yun na yung sinasabi ko. Hindi kaya yun ang mga claustrophobic. Ang hirap mo. Mahirap. Yeah. Pag claustrophobic ka, mahirap. Mm-mm. Pero yun, masaya. Grabe. Superman. Pero kasi diba, sobrang ano naman, masaya. Sobrang saya, oh. Yun lang last day na tatalo. May tanong ako sa'yo, Super Manuel. Tobo. How's life after the show and what life learnings you acquired from the show, sir? Oh. Thank you. Mr. S. Labriones, ha? Ano, English-speaking si Mr. S. Love. Pinag-aandaan ko paano ko nagsingit yung habang nagkakalit sa akin. Paano ko nagsingit yung habang nagkakalit sa akin. Okay. Yes, sir. Anyway. Kailangan
Parang English din yung sagot, ha? English din. Ay, pinahirapan pa ako. Ayoko, hindi tayo mag-inig. Anyway, ayun, pagkayari ng fear factor, ano, syempre, binigyan ng trabaho, di ba? Binigyan ng trabaho ng EBS, pinag-lead, binigyan nila ako ng lead, parang pito kami na, diba kami artista lalaki? Anyway, kasama ko sila, John Prats, ganyan, binigyan nila akong trabaho. Tinanggap ko, syempre, sino bang may ayaw ng trabaho from EBS-CBN, di ba? Although, nung pumasok akong fear factor, wala akong plano mag-artista. Gusto ko lang gawin yung mga stunts. Adventurous lang talaga ako. Hindi ko iniisip na mag-aartista ako. Tapos binigyan nila ako ng trabaho, tinanggap ko syempre. Pero after noon, alam nyo, dami ko pa rin iniisip na tutuloy ba ako, mag-aartista ba talaga ako. Siguro, yung sa loob ng 2 years after nung Fear Factor, nasa lagi akong in doubt pa rin na gagawin ko ba talaga itong trabaho na to? Itutuloy ko ba talaga mag-aartista? Lalo nung time na yun, di ba? Hindi naman ganun kalaki ang sweldo, hindi naman ganun kalaki ang trabaho. Di, pag nag-start, alam nyo naman, gano'ng mahirap magsimula. Yes. Diba? At hindi naman siya madaling trabaho, nakakapagod din talaga siya. Oo, so, yun sobra. Yun yung mga nasa isip ko nun. Pero ang mga lessons naman na nakuha ko sa Fear Factor, yung mga challenges na pinagdaanan namin, hindi madali eh. Doon ko naramdaman na kahit na nasa loob kayo ng competition, yung mga kasama mo, hindi mo kailangan maging kalaban. Sarili mo yung kalaban mo. Oo, sarili mo yung kalaban mo. Yung mga kasama mo, walang problema na pagdating doon, nagbabashan kayo, pero yung pakisama nyo, pagdating sa loob ng kampo, wala nag-aaway. Lahat kami magkakakampi, parang ganun. So, yung spirit ng competition nandun, pero yung camaraderie tsaka yung pagmamahala na yung magkakasama, naging magkakapatid kami doon, eh nabuo din naman. So may lesson doon na hindi naman kailangan yung magkakalaban, nag-aaway, di ba? Pwede pa rin magkaintindihan. Tsaka alam nyo, lagi kong iniisip, eto share ko lang. Isang pananaw ko sa personality ng tao, bakit hindi tayo dapat madaling mainis sa ibang tao, lalo na tayo mga artista. Kapag may mga kakaibang tao tayo na ikilala, di ba inaaral natin ang characters? Bumubuo tayo ng characters sa trabaho natin. So dapat yung mga tao siguro na nakikita natin, kakaiba mga ugali, dapat mas iniintindi natin kesa sa ginajudge natin. Di ba? Kasi inaaral natin yan eh. Inaaral nga natin yan. Hindi natin sila dapat judge. Dapat ginagamit natin lahat yan as fuel. Parang ganun. Share ko lang. Tama. Pero ano yan ah, magandang advice yan. Parang before ka mag-react, isipin mo muna kung bakit ganun yung ano niya, ganun yung reaction niya, ano yung nangyari, baka kasi may problema siya or may nangyari din sa kanya before ka mag-react para hindi magkaroon ng conflict. Tama. Which is good yan. Gusto ko yan. Gusto ko yung ano na yan, learning na yan. Ganda. Lahat tayo may pinanggagalingan. At ang kaya lang natin i-control ang emotions. It's our own emotions. It's our own emotions. Yes. Sounds familiar. Yes. Diba? Sige. Ang iniisip ng iba at ang emosyon ng iba. Totoo yan. That's true. Yes. Now, going back to that question actually, may idugtong ko lang. Is there anyone in the industry ba na nasabi mong parang ang difficult makatrabaho? May na-experience pa kayong ganun? Ako kasi, pag nag-start ako sa trabaho, lagi, di ba tayo, iba-iba emosyon. May times na natatakot tayo, may times na kinakabahan tayo. May times na talagang naiinis tayo. Hindi naman tayo perfect, tao tayo, iba-iba yung emosyon natin, di ba? May mga araw na papasok tayo sa trabaho, iba emosyon natin sa dapat natin gawin. So, hindi ko iniisip na mahirap ka trabaho to. Lagi lahat challenge. Laging lahat gasolina para doon sa trabaho. Yun yung ginagamit ko mentality po, lagi. Ready ka lagi sa trabaho ko na. Oh, may mga nakatrabaho ko mahirap, lasing. Pero iniintindi na lang natin. Hindi naman si Eslab to. Ano, hindi naman si Eslab to. Bakit na nakatrabaho si Eslab? Si Eslab, maraming beses ko na po nakatrabaho yan. Kaya ako rin naging ka-close to si Eslab. Para kong kapatid na bata. Umabot kami sa point na dadating ako sa set, ibinabato ko na kay Eslav yung mga lines niya, Brad, aralin mo na to para pagdating mo dito sa set, alam mo na yung gagawin mo. Napag-isipan mo. Lagi ko siya pinagsasabihan dati kasi si Eslav, bata rin siya eh, di ba? Oo, kasi nung time na yun. Oo, bata pa talaga kasi 2010.
talagang ano pa, nasa teenage years pa kami ng mga panahon na yun, oh. Di ba? Tsaka di ba, syempre importante rin, di ba, dyan, Manuel, yung pakikisama, di ba, natin sa ito. Sa set, di ba? Tama, tama. Kasi at the end of the day, kayo pa rin naman yung magkakasama eh. Kayo kayo ang magtutulungan. Yeah, totoo, totoo. Alam niyo ang industry maliit lang. Sabi ko nga, kapag ano, hindi maganda magsasalita ka ng against na kahit sa sino pa o kahit na gano'n pa kaliit, kalaki trabaho dyan sa loob. Kasi, bandang huli, o hindi mo alam, sa susunod trabaho, sila rin katrabaho mo. Hindi masarap yung feeling na may katrabaho ka na hindi ka masaya. Diba? Na hindi mo gusto yung katrabaho mo. Hindi masarap. Totoo yan. That's so true. Kasi may at the end of the day, ay, medyo controversial ang question. Kung may nakaaway ka na daw ba? Oo. Sa trabaho? Sa taping. Sa taping wala pa. Wala pa. Mabait ako. Oh, mabait ako. Very good boy. Mabait ako. Marami ng, ano ba? Oh, tsaka madalas kasi, di ba, mga fight scenes ang pinapagawa nila sa akin. Okay. So, sa mga fight scenes, di ba? Doon na binubuhos si Manuel. Doon na binubuhos, Brax. May isang tanong dito guys sa ano sa lives. Tanong dito kung scripted ba daw ang Fear Factor? Hindi po, hindi po. Ang Fear Factor po hindi po siya scripted. Pero ganito po kasi, feeling ko ito i-share ko po sa inyo. Feeling ko ganito rin ang diskarte sa PBB. Marami pong camera. Maraming camera. Namimili po sila kung saan po pipick up ng storya. At yes. yun ang palalakihin nila. Parang gano'n. Kapag na, kunyari, may nakita po sila na, ba, magandang storya to ah. Feeling namin, kaagatin ng tao. Yun po ang paglalaroan nila. Kaya po tayo may mga writers pa rin, kahit reality show, dun po maglalaro ang creative. Magbabato sila ng questions kuminsan sa mga tao o sa mga nandun sa sitwasyon para magkaroon po tayo ng umiikot na storya. Magkaroon kayo ng susubaybayan. Yun po. Pero wala pong scripted. Yun po. Okay. Laging ano yan, laging pinag-uusapan sa reality shows yan eh. Especially oh, sa atin. Conscripted. Oo. Lalo sa inyo. Kaya dati nagkaroon ng subscription na online. Parang di ba dati, parang may 24/7. So, oh, may 24/7. Parang napapanood mo yung nangyayari 24/7. But who will subscribe? Of course, your family members ang makita ka 24/7. Yan nga. Mabantayan ka, sabi. Kaya kung ano-ano ako doon. Ay, ako bro, may tanong ako. Kasi syempre, pandemic tayo ngayon. How did the pandemic change your lifestyle? Your everyday lifestyle? Malaki. Malaki. Malaki ang, actually, malaki difference kasi kung yung dati, alis tayo ng alis, diba? Siguro naman, pare-pareho tayo. Ngayon, parang lahat, mas ano na ako, more on sa delivery, convenience na lang talaga. Hindi na masyado. Diba? Pati pagpunta ko ng gym, yun ang isa kong malaking sinacrifice. Halos... Akala ko pinapadeliver mo rin eh. Actually, yung tatanong ko eh. Alam ko, pa-deliver. Pero bro, deliver mo lang dito mga dumbbells. Deliver mo yung bro. Kumaan ko bench press dito. Pero naniniwala ko sa COVID. Ano, COVID kasi ako bro. Ah... Na COVID ako ng ano grupo namin nagpositive sa COVID. Ika 1 month pa lang since nagpositive ako nung 16. Grabe. How's the experience nung ano ng COVID? Kasi iba yung experience na nagkaroon ka ng COVID eh. Kasi syempre mas may impact yun sa iyo kasi parang okay, I've been there to the situation. So ano yung ma-share mo sa mga tao na totoo talaga yung COVID guys, so please be careful. Yes po. Ito po ma-share ko, hindi po masaya magka-COVID. Lalo na kung hindi po kayo vaccinated kasi ako hindi pa ako na-vaccinan. Na-delay lalo po yung vaccine ko kasi dahil dun sa pagkakakuha namin dun sa virus. Dahil nagkaroon ako immunity, gustong-gusto ko na magpa-vaccine. Ngayon lahat po ng trabaho ko naka-hold dahil hindi ako vaccinated. Ngayon naghihintay ako ng next sched para makapagpa-vaccine. Pero nung nakuha ako ng COVID, nung first 2 nights, medyo mahirap matulog kasi lalo ako hindi ako vaccinated. Ang naglalaro sa isip ko, paano kung mga huling araw ko na pala yun, hindi ko na pala makikita yung mga mahal ko. Mga kasunod na araw na pala, paano kikremate na pala ako? Yun yung naglalaro sa isip ko.
So yung mga unang araw, ang hirap kasi lahat ng kasama ko vaccinated, ako lang hindi eh. Pero nag-positive kami, siyam kami, sampo. Dami. Na medyo weird yung virus kasi hindi namin makita paano namin nakuha. Oh. Nag-start sa isa, nag-positive siya sa saliva test ng RT-PCR. Delayed yung labas ng result eh. Kung kunyari 14, tinest siya. Lumabas yung result niya ng 16. Ah, 2 days. Positive siya. Positive siya. Pero kami, negative lahat. So, since nag-positive siya, kailangan namin mag-retake ng test. Nagpa-RT-PCR kami ng 16. Ngayon, minadali yung result. After ilang hours, nung lumabas nung gabi, positive na rin kami. Nako. So, yun na. Doon na nag-start, isolation. O, nasa Baguio kami lahat. So, ngayon, kailangan namin magkanya-kanya ng kwarto. Bawal kami lumabas. Ngayon, next move ng Baguio, gusto nila, ilipat kami sa quarantine facility. Ayaw nilang pumayag na sa hotel kami magstay. Ang gusto nila, kuhanin kami from the hotel, daling kami sa isolation. Uh-oh. Na syempre, ayaw namin. Kasi, ako nga, time na yun, feeling ko wala akong COVID eh. Kasi asymptomatic yung nangyari sa akin. Wala akong naramdaman. So, nung time na yun, alam mo yun, itatapon nyo ako sa isolation, baka dyan kumakuha yung sakit. Baka mas lumala. Kasi mas ito, may mga may sakit yung mga nandun. Pero ayaw pumayag ni Baguio. Ngayon, ang ginawa ni na production, pinush na maiuwi kami ng Manila. Pinakausapan yung Baguio. Ngayon, ang gusto ni Baguio, mga binigyan kami siguro mga 2 days na lang dun, kailangan kaming umalis. Kailangan gawa ng paraan ng production. So nangyari, yung mga artista na nag-positive, sinakay ng isa-isang ambulansya. Inuwi ng Manila. Oh my God. Laki. From, ano, from Baguio to Manila. Laki ng gastos yun. Hindi pa namin tapos yung shoot. So babalik pa uli yung production. At syempre, nag-positive kami. Ibig sabihin, lahat sila considered as PUM. Yes. So lahat kinulong. Quarantine walang, din. Quarantine lahat sa hotel sa Baguio. Ngayon, nung pumayag ang Baguio, bumaba kami. Napakahabang convoy. Baba ang production, baba ang mga artista, convoy ng mga ambulansya. Sipin nyo papunta ng Maynila. Nagsimula kami kung 18, ano ba? Nagpositive kami 16, 17, preparation, 18, bababa na. Yung 18 na yon, siguro, usapan namin, mga 9 PM siguro, bababa na tayo, dito na yung sundo. 9, ready na kami, hapon pa lang, 3 AM na, 1:30 AM, asa Baguio pa rin kami. Grabe. Parang taping lang yan, bro. Oh! ito ang masaklap. Napilit namin na maiuwi namin yung mga kotse. Ayaw pumayag nung una ng Baguio. Ang gusto ng Baguio, lahat ng positive, tigitigis ang ambulansya. E tatlo kaming artistang may kotse. So gusto namin iuwi, syempre. Alangan babalikan namin ng Baguio yung mga sasakyan namin after namin mag-quarantine. Di pumayag si Baguio. Pila ngayon. Yung mga production na may kotse, mga kami, mga artista may kotse, mga ambulansya. Grabe. Ang bagal ng convoy, papunta nyo ng Maynila, nagdatingin kami mga 8 AM na ng Manila. Grabe. Walang tulog. Napakahirap. Pababa kayo ng bundok. Grabe. Grabe ang hirap ng biyahe namin. Saka iba experience, nakasakay ka sa ambulance from Baguio to Manila. Tapos ang long haul yung biyahe nun na nasa ambulance ka. Ang haba. May COVID pa kayo nun. Oh, yan ang COVID pa nun. COVID pa nun. Tapos bawal kayong huminto. Pero alam nyo guys, tama yung sabi ni Manuel, no? Nakakatakot lalo pag wala kang vaccine. Isipin mo, ako vaccinated na ako since March, nagka-COVID ako July. So, ang hirap. Hirap. Feeling ko until now, nahihirap pa rin ako huminga. Diba? Yan. May ganyan feeling. Alam nyo ako, hanggang sa matapos yung quarantine ko, parang ayoko pa umuwi. Kasi lalo asymptomatic ako, hindi ko alam kung pag-uwi ko ba sa pamilya ko kahit na nag-negative na ako sa test. Pag-uwi ko ba sa pamilya ko? Kumakahawak ka ba? Nung pag-uwi ko, halos i-isolate ko pa rin sarili ko. Hindi ako makalapit sa pamilya ko. May ganung feeling. May ganung feeling. Kahit sila rin naman, hindi rin naman sila parang makalapit sa'yo dahil parang takot din. Ang mahirap kasi pag may symptoms na, yung dalawang kasama ko na may na-vaccinated, nagka-symptoms eh. Ano klase? Dalawa, ano symptoms? Oo, sumakit ang likod, masakit ang ulo. Lalo na yung unang-una nag-positive sa amin. Tinakbo siya ng Cardinal Santos.
kasi siya yung matindi yung flu, siya yung talaga masakit ang likod, masakit ang ulo, tapos ilang araw, siguro second araw niyang may sakit nung ibinaba siya. Mm-hmm. Parang ganun. Grabe. Ang hirap, hirap. Pero basically, para siyang flu. Ako, nawalan pa ako ng ano eh, ng panlasa. So sabi ko, nung nagkaroon ako ng nawala yung panlasa ko, sabi ko, ito na yun. Sure na ako nito. Oh, sure na yun. Actually, sabi nga nila, kasi kami din dito sa may bahay, early, ano naman yun, early nung pandemic pa, as in nung 2020, nagkaroon din kami ng COVID, buong family, sa bahay. Yung iba kasi, ano, like ako, asymptomatic ako, so wala akong nararamdaman, aside from, wala akong panlasa, tsaka pang amoy. Nothing at all. For almost 2 weeks. Pero yung iba, nag-chills talaga sila. May lagnat, masakit yung ulo. Lahat ng symptoms sa ramdaman nila. I'm just lucky enough na ang naramdaman ko lang, nawala na ako ng panlasa at saka pang-amoy. But still, di ba? Buti na lang nakasurvive lahat ng walang... Hindi kami na-hospitalized. We just did vitamins talaga. Tapos, tubig. Tubig lang ng tubig. Vitamins. Rutas. Yung mga normal, yung normal na para lang pampalakas sa immune system. Luckily, walang na-hospitalize. Galing, galing. Delikado talaga. Yung experience ko naman doon, yung anak ko, kami dito apat, pati yung helper namin. Pati wife ko, no? Pati anak ko, 1-year-old. Oh, bata! Oh, my God. Nakakatakot yung bata. Naka-COVID din yung anak ko and ano, talagang sa gabi, iyak ng iyak, tapos ang taas ng lagnat. Pero... Salamat sa Diyos, no? Nandito tayo ngayon. Yes. Yes. Thank you. Buhay tayo, malakas tayo. Mag-iingat na lang tayo. Mag-iingat talaga next sa mga pupuntahan na. Pupuntahan. Ayan. So, sige, on a lighter side na tayo. Yes. Okay. Siguro one of the last questions na ito, bro. I think yata si Tofi yata or si Matt. Yes, si Tofi. Anong tanong mo, Tofi? Manuel, medyo nasagot mo na yung tanong ko din eh. Paano naapektuhan ng pandemic yung life mo as an artist? Ayun, as an artist, ito 'yon. May part na depressing eh kasi naalala niyo nagsara yung stasyon. Mm-hmm. Sabay ng pandemic. So paano? So ang bigat-bigat ng pakiramdam nung time na 'yon. Kaya nung akala ko talaga wala nang magiging trabaho. As an art, ako bilang artista, isip ako ng isip no kung anong direksyon o anong gagawin ko kasi nagsara yung stasyon eh. Chunk ng trabaho ko nanggagaling sa ABS-CBN. Okay. Diba? Tapos nagsara bigla. Para bang sinarahan ka talaga ng kabuhayan. Tapos, nung biglang pumasok yung isang trabaho, hindi naman ako talaga dapat regular dun sa work na yun. Isang advantage ng pandemic kasi nabago yung sistema ng pagtitaping natin, diba? Nagsasama-sama na sa isang hotel, na-quarantine kayo lahat, mas nag-start ako nakabuo ng pakisama sa mga kasama ko sa trabaho. Kasi usually, kontrabida ang trabaho ko eh. Dati, bago pandemic, kapag kaming kontrabida, pinatawag na sa set. Lalo ako, usually killer, mambubugbog, ganyan. Hindi ako nagtatagal masyado sa set. Sandali lang ako. Dapat tawag ako, late na. Papatayin ko lang kailangan kong patayin. Bubugbugin kailangan kong bugbugin. Alam niya kasi yung kuya. So talaga namang pag ganong role talaga siya. Ayun. Tapos nun, uwi na ako. Hindi ako masyado na pag-build na relationship sa mga katrabaho ko. Yun yung isang mag-good side nung pandemic. Na nung nagbago yung sistema, ngayon, nung pinasok nila ako doon sa show na bago, nagustuhan ako ng production. Humaba yung trabaho ko. Nakabuild ako ng relationship doon sa prod as compared doon sa dati na hindi. Pero nung nakuha ko yung trabaho na yun, doon ako naiyak na kasi naramdaman ko na may importansya pa rin naman pala ako. Yung dati akala ko wala na akong mga trabaho. Nung binigyan nila ako dito, ang sayo ay akin. Yung kaila Jody. Kaila Jody, Santa Maria. O kumbaga yun yung show na bumuhay dun sa pakiramdam ko yung sa pagiging artist ko na andito pa pala. Kailangan pa naman pala ako ng industry, gagamitin pa naman pala ako. So, yeah, masarap makatrabaho yun sila Jody, no? Lalo may intensive na kayo, ginawa kayo doon yung parang binarel. Ikaw ata yung bumarel dun eh. O ikaw yung binarel. I saw that sa Facebook. Nakita ko yun.
ako actually. Ang dami ko, yun yung show na ang dami ko napatay. Very successful. Successful killer. Very successful killer. Sarap nun. Ayan, balik tayo sa Laika. Sa Laika, bro. Laika. Ang laki ng jump, diba? From ano? Like, from killer to Laika. Balik na tayo sa Laika. Like, ano? Kamustahin natin yung mga Laika dyan. Hello, mga Laika. Hello. Hello, Laika. Hi, Laika. Hi, Laika. Jabusters. Ayan, baka may mga nanonood sa atin, bro, na ano, na hindi pa nagda-download ng Laika. So, any advice sa mga bago sa Laika at saka sa mga hindi pa nakakapag-download ng Laika? Ayan. Sa mga hindi pa po nakakapag-download ng Laika, dapat mag-download na kayo. Nahuhuli po yata kayo. Dapat yung Laika na app, meron na kayo sa mga cellphone yung mga gadgets nyo. Diba? Tama, kasi sobrang mapapakinabangan nyo po siya. Magla-like lang kayo. Ipa-follow nyo lang kami. Yes! Follow man lang siya. I-rate nyo lang po kami lagi. Yun. Mapa-follow namin kayo. Mabigyan namin kayo ng gems. Diba dadami po yung gems nyo. Magagamit nyo po siya. Online wallet po ang Laika. Magagamit nyo siya. Sobrang sulit. Sayang naman po. Dapat dinadownload nyo na yan. Download Laika now. Download Laika. Oh, at follow nyo na po kami. Sa mga ano brother, sa mga lahat naman ng mga may Laika app na ngayon, pero bago pa lang sila, ano kailangan nilang gawin? Yan. Sa mga may Laika app na po ngayon, pero bago pa lang sila. Di po ba pare-pareho naman talaga lahat ng social media, kahit naman yung ibang ginagamit natin, sa start talaga, konti lang yung followers natin. Pero syempre, it takes time po, dadami din yan, at syempre, mag-retreat lang tayo kasi kahit naman hindi po kayo follow, mag-retreat lang kayo dyan. Dadami na yung gems nyo eh. So, yun po. Tsaka, diba, pag nag-follow kayo, pag nakita kayo, alam nyo, i-follow din kayo. So, mas maraming gems. Oo. Tapos may mga generous likes like Manuel Chua, Esla Briones, Sophie Santos, Kenny Santos, J.M. Lagumbay, J.P. Lagumbay, Matt Arjani, April Henyo. Oh, nagpapaulan niya ng ano. Kaya ako sa audio. Follow us. Follow mo ang Team Laika PBB. Nagpapaulan po kami ng Jen. Sobra. Araw-araw yan. Minuto-minuto. Di ba? Yes. And of course, speaking of, para dumami yung gems ninyo, i-screenshot yun na po itong live na ito at i-share ninyo. Of course, use the hashtag na TLP Live PBBXPFF. Ayan, makaka-earn kayo ng gems for sure. For sure. Yes. For sure. Ayan. Kuya Manuel, ayan, is there anything na gusto mong i-promote or meron ka ba mga show or social media account na gusto mong i-share na ipa-follow sa ating mga viewers today? Yun, yes po. Sa mga nanonood po ulit, magandang gabi po sa inyo. Follow nyo po na lang aking mga social media accounts po. Sa Instagram, it's Manuel_Chewable. Chewable. Bakit Chewable? Ayun, Mr. Chewy iPad. Mr. Chewy, yun nga. Nagpapatawa lang din. Anyway, basta yun po. Follow nyo yung Manuel_Chewable. Tapos, sa Facebook, Manuel Chua Jr. Yan po. Tapos follow nyo na rin YouTube account ko. May mga kabalbalan akong video sa konti doon. Pwede follow. Follow nyo po yung aking Laika account, syempre. Manuel Chua Jr. po. Yan. At mag-max ratean po tayo. Yun ah. Ayan. Yan! Po. May ano, showing po sa Netflix pa rin ang The Art of Revenge. Yun po ang sayo ay akin. Nag-number one din po siya sa Netflix. So, panoorin niyo po kapag may time kayo. Wow. Panoorin natin yan. Yes po, yan. Supporta natin si Manuel. May movie po na paparating sa ngayon, ang working title namin, Hey Joe. Kasama ko po si Arjo Ataide, sila Jobert, na komedyante. Kailangan niyo si kayo Jobert. Sila Alexa Miro, si Yam Yam, si Dumbo, si Nico. Yan po mga kasama ko sa movie na paparating. Ay, mukhang masaya yan ha. Napakaganda po nitong movie na to. Under po ng production ni Arjo Ataide. Yan po, filming. Ay, nagpo-produce na siya! Wow! Yes, congratulations! Yes, congratulations! Napakagaling po niyang producer. Napakasarap po magtrabaho sa kanila. Ireto mo naman kami! At tama mo naman dyan! Marami pa po silang gagawin. Marami pa po silang gagawin.
So, yan. Maraming magkakasama-sama tayo dyan. Yes! Ito, ano pa ba? Yun, abangan nyo po. Panoorin nyo po yung mga shows po ng ABS-CBN, ng Kapamilya Channel. Siyempre po, dahil dyan nyo po ako pwedeng mapanood. Yung mga kasama ko rin po. Supportahan nyo po kami. Supportahan nyo po ang mga shows po. Ng kahit ng mga ibang station po kasi lahat naman po kami nasa isang industriya. Yes, every ano naman nag-ano naman. Suportahan niyo po kami lahat dahil makakatulong po sa aming lahat ng mga shows na yan. Maraming maraming salamat po. Ayun. Congratulations, Gano ko Emmanuel. And of course, follow niyo lahat ng social media account ni Emmanuel Chua dahil para updated na din kayo sa mga ganaps and happenings sa kanya. Of course, may mga shows po siya na ipopromote siya. And of course, do follow his Laika account. Mag-backstraten po tayo mga kalaikan. So, yeah. Yun. Congratulations! Thank you so much for joining us. Thank you, Emmanuel. Salamat. Salamat. Salamat, salamat. Thank you, JM. See you, bro. See you, bro. Bro, Kenny. Miss April, yes. Thank you. Thank you so much. Thank you, brother. Thank you, bro. Thank you lagi, guys. Mag-mask kayo at patient. Bye-bye. God bless you, bro. Stay safe always. Salamat. Stay safe always. God bless you, guys. Love you. We love you. Ayan. Thank you so much naman talaga kay Emmanuel Chua for joining us tonight. Ayan. Kay, kamustahin naman natin yung mga viewers natin. Ang dami na message ngayon. Oh. Yes! Actually, hindi kasi ako makaview ng ano ng YouTube. So, I cannot si Tama nandyan, si Cherry Estepa, si Jaja, si Vien, si Jin Nasayaw, sorry, si Kurt. Yan, maraming viewers tayo ngayon, no? Hello! Jan Boosters, thank you so much for watching us tonight. Alam ko naman na talaga namang talaga sinusuportahan tayo ng ating mga Gem Boosters. Maraming salamat sa support. Again, para po maka-earn po tayo ng gems tonight, repost nyo po ang aming YouTube live poster. And of course, use the hashtag Team Laika PBB Pinoy Fear Factor. Dalawa po yung option natin. Isa, ipopost nyo po yung YouTube poster po natin. Use the hashtag Team Laika Pinoy Fear Factor. And then the other one is screenshot nyo po yung live po natin today. And then use the hashtag isulat nyo po ito mga kabagang PLP Live PBB XPFF. Ayan. Igamitin nyo lang po yung hashtag na yan kapag pinost nyo po sa Laika. And then para maka-earn tayo ng gems. Mamaya mamimili po tayo kapag may mga sumunod po sa ating mga reminders para makapanalo po tayo ng gems. Parang Johan. Take it away! Parang Johan, kamusta? JP? Grabe to, nakakatuwa yung ano no, yung interview natin kanina kay Manuel Leon. No? Dami ko rin yung napuntahan eh, no? Oo. Oh, grabe rin. Ano, sa totoong buhay. Pero sa akin, pinaka-importante din yung sa may ano, yung pinag-usapan natin yung tungkol sa COVID because again, yes. We have to make sure na we are vaccinated para hindi rin tayo makahawa. Kung mahawa man tayo, at least hindi ganun kalakas yung epekto sa atin ng COVID. So guys, get vaccinated. May mga tao na naniniwala sa vaccine. At saka sa mga tao na takot magpa-vaccine, huwag po tayo matakot. Let's all get vaccinated. Whether ano pang brand yung iba-vaccine sa inyo, let's do get vaccinated. It's not only for your protection, it's also for the protection of people around you, especially pag may family na may bata sa bahay. It's additional protection, especially dun sa mga bata na hindi naman pwede pa magpa-vaccine. You will also help them, you will also protect them. So please guys, please do get vaccinated. At saka true story to ha, yung kapatid ng wife ko, nakasama ko sa kotse, hindi ko alam, ano na siya, positive siya sa COVID. No? So yung immunity ko dun sa vaccine plus yung immunity ko na nagkaroon ako ng COVID, nakatulong talaga. Kaya sobra. Ang laking bagay nung vaccine talaga. Yes. Kaya, parang Rovic, bro, sa amin naman, paano ako, nagtatrabaho ako na, I work for Tesla. So isipin mo, first day, tapos ilang kami, mga 20 kami, nagkaroon kami ng positive. COVID. 20 kami. Big open lang yung area, wala akong face-to-face meeting ha. Dahil lang open lang talaga siya. So ganun kabilis
kamahawa because it travels through air. Especially dyan kasi malamig sa US. Oo. Hindi nga eh, summer ngayon, so mainit. Ayan, isa sa mga nahawaan ko si Mateo. Wait, ano, gift mo sa kanya. Yun talaga yun eh. Pero ano yun, hindi... Naalala ko nung tawa ako si Mateo. Sabi ko, medyo masama yung pakiramdam ko, bro. Hindi ko pa alam na may COVID ako. Tapos, magkasama kami. Sabi ko, bro, pag-pray mo nga ako kasi parang medyo makita yung lalamunan ko. Ayun. After sabay pa, nagkatinginan pa kami ng ano, sabay kami nag-mass. Eh, too late. Nahawa ka. Nahawa ka ba? Yes, he did, he did. Sabay kami nagka-COVID, sabay din kaming gumaling. So, ang galing. Amen. Praise the Lord. Kasi talagang ano Lord. Naman. Yeah. Nandito pa din tayo ngayon. Yes. Karoon ka? Totoo pala yung nahawaan. Totoo yun. Legit. Legit yun, bro. May video nun, actually. Post mo. Bunti na siya. So again guys, reminder lang, get vaccinated. Pag may nanamdaman kayo, quarantine nyo agad sarili nyo. Yes, yes. So yun ang importante. 10 days to 14 days. 14 days. Ako nga, tatlong linggo eh. Just to make sure na wala na talaga. Whether, yes, whether, ano, whether feeling mo, hindi wala kang COVID, basta masama lang yung pakiramdam mo, just stay indoors. Huwag na po tayo lumabas. Quarantine yourself as much as possible. Isolate na talaga yung sarili. Yes. Para hindi na kumalat to. So, kung pwede nga lang ano eh no? Pwede nga lang sabay-sabay talaga quarantine, walang lalabas ng bahay 10 days. Dito, 'di ba? Sa limit na natin eh no. Kaya lang pwede, may trabaho tayo. So, yes. Go out and you know, kailangan tayong bumili ng pagkain. Mga jeep siksikan pa rin, grabe. Talaga? Sobra. Yeah. May mga nakasabit pa. Yeah, I can see that. Diba? Normal na outside. So, kung talagang hindi na talaga may iwasan, as much as possible, talagang extra protection, especially those sa mga kailangan talagang lumabas. Kasi, hindi naman natin po pwede ihinto yung life natin just because of COVID. So, extra protection na lang din talaga. That's why, get vaccinated! Vaccinated, it's a mask. All the time. Yes. All the time. And face shield, of course. It's mandatory shield, here. Face shield, yeah. It's mandatory. Dito sa America, the face shield is not mandatory. Only the face mask. The mask. Yeah. Pero actually, pag vaccinated ka na, kahit hindi ka na, kahit vaccinated ka na, di ba? Pumunta ka ng grocery, you're not required to wear mask. Wear mask. Kasi you're vaccinated. But still, di ba? Still. Pero ako still, I still put mask. Para lang, just to be safe. Yeah. Well, I think the only difference, no, kaya siguro mas strict dito sa Philippines is because, well, alam naman natin, ang mga Pilipino talaga, may sariling decision talaga tayo, guys. So, we do decision makers. Yung mga patakaran, ginagawa nating suggestion, di ba? So, kaya, kailangan talaga ng constant reminder, you know, from COVID is really, totoo po talaga siya, no, and wag na nating sanang hintayin na ma-experience natin mismo or ng mga loved ones natin because we cannot really, you know, prevention is better, is really better than cure, diba? So yun. Yes. And yun nga, so with that, since we're talking about COVID and we are going back to our viewers, so ngayon ay magkakaroon tayo ng mini games, guys. So, yes! Yeah. Here we go! The mini game! Okay. Random questions. Let's go. So, let's see. Lahat kami pipili. So, let's start with Kyra. Sige. Okay. So, ang aking first question. Kung nakinig kayo ng the whole interview kanina with Manuel Shua, malalaman niyo po yung sagot dito. My question is a giveaway question. Ayan. So, question number one. Ilan po ang lalaking sumali sa Fear Factor? Ilan po ang lalaking nakasali sa Fear Factor? I-comment nyo na lang po dyan down below ang inyong mga answers. Answer, ayan. I-comment nyo lang po dyan. Makikita po namin yan kung ano po, kung sino yung nakakuha ng tamang sagot. Again, my question is, si ilan
ang sumaling lalaki sa fear factor. Kasi 12 daw yun. Supposedly ganito. Pero ganito yung nangyari. So, ilan po ang lalaking sumali sa fear factor? Comment down below. Let me know kung may nakasagot na ng tamang sagot. Ayan. Again po, let me remind everyone na i-repost po ang aming YouTube live poster po mayroon sa inyong like account. Meron na? Ayan. Sino po ang nanalo? Ilan ba yun? Alam ko. One winner only per question. Ano yata si Micaela Satan? Tama ba? And the correct answer is? Wait. Tama. Tama. Oh. Yes, congratulations! No, 7. Di ba dalawa na wala? Sabi, dalawa na wala. So, dalawa pumalit? Oh, 7. So, ang nanalo, si Micaela nga. Okay. Yeah. Well, congratulations, Micaela! Okay. Next question. Yeah, so my next question. Ang next question is from me actually. Since nabanggit ni Manuel na one of his first teleserye is with Jan Prats and other artists, no? So hindi ko babanggatin yung title, pero ano yung name niya sa teleseryeng yon? Wow, Google, so hard. Hey, Google is the key. Parang last week. Oh my gosh, second question pa lang, hirap na. Yes. Searchable ba yan sa Google? Searchable siya sa Google. Searchable, guys. Search nyo na yan. Searchable siya sa Google. Google it, guys. Pabilisan na lang po ito ng mga magaganda ninyong daliri. Ayan, again, please do repost our YouTube poster po sa inyong like account. Please do use the hashtag Team Laika Pinoy Fear Factor. Ayan, Team Laika PBB Pinoy Fear Factor. And of course, please do screenshot po ang aming live today and use the hashtag TLP Live PBBX PFF. Ayan, gawin niyo lang po yan. Mamaya po, mamimili po kami na lucky winners. Sa mananalo ng mga limpak na gems. Kala mo, million talaga yung limpak na gems. Mali mo naman. Libre mangarap. Mali mo naman. Ayan. And yes, we do have a winner already. And our winner is Nalene Morata. Ayan. So yes, the correct answer is Ed Laxon of Bad Brother. Wow. Congratulations! Ako naman ang next magtatanong, no? Ako next. Like... Okay, ang question ko, kung nakikinig talaga kayo kanina, ano yung Facebook at Instagram ni Manuel Chua? Kasi nga. Madali lang yan, guys. Ha? Again, pwede nyo na din i-search nyo na din sa Instagram sa Facebook. And guys, maraming salamat po. Of course, this live is not possible if not for Laika Global. Maraming salamat, Laika. And of course, we would like also to thank Travelfly Now 2019. Nako, maraming salamat for your generosity. Endless generosity. Maraming salamat. Hashtag Travelfly Now 2019. Maraming salamat. This live won't be possible without you. Yes. Thank you, Travelfly. Thank you po. So we're still here. Ang tatay ng lahat ng Laikans, Travelfly 2019. Maraming salamat po. Ano yung Instagram tsaka Facebook? Wala pa nakakasagot? Wala pa eh. Search na yan, guys. Wala lang yung magsagot ninyo eh, guys. Pwede pa ako sa... Parang inunguya yun, guys. Ang daming decision, no? Decision na yung name. Nandun na eh. Konti na lang eh. Yes. Diba? Tatlong letra na lang ang hinihintay natin. Guys, wag po tayo decision. Si Kuya Manuel po ang gumawa ng Instagram user. May sumagot na. Meron na. Sino?
Wala, wala, wala. Si Elaine? Elaine ba yun? Saan na nakalagay? Ano, masaya mo yung sinasagot niya? Morata. Hindi ko makita. Okay, meron na ako nakita. Ako sa ano eh. May nakita na ako sa Facebook. Sino yan? Si Bernadette Abog, Facebook, tama. Pero ni Instagram, dapat dalawa yun. Oh, one, lang, tama one. Na. So yung ano lang, Instagram na lang. Instagram na lang. I-search na natin yan, guys. Manuel Chua. Papa Manuel. Papa Manuel Chua. I-follow po natin siya sa Instagram, sa kanyang like, at mag-max ratean po tayo. Guys, kung... Yo. Kung nakita nyo kayo na yung pangalan niya sa ano, nandoon na mismo yun eh. Actually, yes. Actually, yes, yes. Nangunguya yun eh. Malapit na. Meron nang malapit. Meron na. Malapit, malapit. Malapit. Wrong spelling wrong, guys. Ow! Apple ka. Search mo nga! Baka iba yung masasearch niya dyan. Search natin, guys. I will help you, guys. Close na, oh. Oh! May close na. Ah! Cannot see? Oh! Oh, ayan na. Search yun, guys. Go to your Instagram account. Search yun na yun. Oh! Crazy school lang yan. Crazy school lang is sa'yo, eh. Decision. Konti na lang, konti na lang, guys. Tama na yung ano, eh. Tama na yung Facebook, Manuel Chua Jr. Type yun, ha? Manuel Chua Jr. And then, yung Instagram, Manuel Chua. Chua! Kamusta ka na? Chua ball. Ayun, oh? Oh. Hey, guys. Chua? Chua? Huwag niyong balitan yung last name. Yung spelling ng last name niya, guys. Given na, no? Huwag niyong balitan. Dagdagan. Oh, dagdagan lang po natin. Huwag niyong balitan, dagdagan niyo lang. Sinasama nung mga Sir JP at Sir JM. Nahirapan sila, ha? Pakita niyo na. Guys, go tayo sa ano, sa Instagram. Gusto ko yung sinabi ni Kurt, ano daw, Chihuahua ball. Wag po natin dagdagan. Wag po natin. Wag po tayo decision. Mr. Chewy. Mr. Chua. Chua. Chuariwa. O, hindi yun, guys. Baka mamaya masulat. Malapit na malapit na eh. Almost, almost, guys. Yes. Let's do this. Si Darren, almost there na eh. Kaya lang, may mali lang yung spelling eh. Basket. Eh, Kurt, ano eh? I think eh, Kurt naman sobra. Search natin, guys, sa Instagram. Kay Bernadette naman, sobra naman. Ay, ayan! Itiok nyo na lang po yung ulo ninyo. Yan, yeah, may nanalo. May tama na. Oh, may nanalo na. May nanalo na? Sige, Jay. Go. May nanalo na pero kulang siya ng Facebook, no? Dapat lagay mo yung Facebook. Lagay mo rin yung Instagram. Yung Instagram mo. Go, go, go. Paste mo ng Facebook. Okay. Copy-paste mo na lang yung answer, Lisa. Oh. Yan, naroon na. Naroon na tayong Jonaline Gabriel. Oh. Jonaline. Congratulations! The Instagram niya, no? Ang Instagram ni Manuel is Manuel Chewable _ Chewable and ang Facebook niya is Manuel Chua Jr. Jr. Yes. Paki-follow po natin siya, guys. Thank you. Thank next you question. Ako next, ako next. Question. Oh, go. Ilang taon si Manuel Chua nung sumali siya ng Fear Factor? Wow! Uy, bagets na bagets si Manuel. Guys, 2008 yan ha. 2008. Bilangin nyo kung ilang taon na siya. Pakicheck ha. Wala ko YouTube. Wala ko YouTube. Pakicheck. Tira natin. Yan. Bagets naman si Manuel noon time na yun, guys. That's 2008, guys.
Ilan taon si Manuel Chua noong mga panahon na yun na sumali siya sa... Actually, ano siya noon? 20 what? 20... Guys, alam niyo na yan. Anong PM? Something. 20 something. 20... Yes. 20... Isa daw siya sa ano, mga pinakamatanda noong mga panahon na yun. Anong isa? Sa pinakamatanda? Sa pinakamatanda! Sa talaga pinakamatanda noong panahon na yun. Ang sad, no? Siya yung oldest. Pero perk naman niya yun. Pero nag-isa sa mga perks niya na yun, mas matanda siya. Kasi nga, diba sabi na, he's more mature during that time. Diba? So, nakatulong naman sa journey niya na yun. Oh, ilang taon si Manuel Chua nung sumali siya sa Pinoy Fear Factor. Pinapanood ko yung ano niya eh, before eh, nung, yung US version niya. Kasi noong 2008, I was just, ano, second year, first year high school, ata ako noong mga panahon. Kaya hindi ako masyadong familiar. Ah, totoo naman! Grabe ka, totoo naman yun. 2008. I was in grade 2. Grade 2? Pabata! That's not good. Pag-graduate na ako dun eh. Ako ano lang ako, second year high school ako. Kasi I auditioned BBB 2009, ano ako nun eh. Second year high school ako. Tama, first year lang ako nung time na yun. First year high school. Kaya hindi ako masyadong familiar sa Fear Factor yung mga time na generation niya kasi bagets pa ako. Oo, oh, no? Lalaro ka pa nun, no? Oo, Barbie doll. Si Tommy din naglalaro Barbie doll. Barbie doll din. Kaya siya nagkaroon ng doll. Ano ka ba? Akala ko ba ikaw yung naglalaro? Kaya ka nagkaroon ng doll din dahil naglalaro ka ng Barbie doll. May nakasagot na ba? Ayun ba? May nakasagot na ba? Bakit hindi nyo alam si Crow? 20? Tanong mo, Kenny. Madali, dali. Kaya pa nakasagot? Ako nga, naalala ko. Ilan yun, guys? May senyas na, oh. Ilan yun? Actually, may nakita na ako sa, ano, may nakita na ako sa, actually, yung una. YouTube. Si Gladys Salonga. Yeah, congrats, Gladys Salonga. Congratulations! Who's next? Question number. Go ahead, love. Sino po ang naging host ng Pinoy Fear Factor? Oh my gosh, yan. Hindi ko yan alam. Sino ba? Yes, I will search also. Pinoy. Napakaganda ng tanong mo, Esla. Oo nga, hindi ko yun alam. Mami. Okay. Sobrang ano siya. Sikat ng mga time na to. Promise. Peak ng career na yan. Search yun na sa Google. Actually. Talaga? Sino bang nanalo kanina dun sa ano? Sasagot ni Kenny. Ang nanalo? Please, Gladys. Gladys. Salonga. Siya unang-unang na gano'n. Gladys Salonga. Wala pa bang nakakasagot? Pinoy Fear Factor. Lang hindi po yung US version sa Pinoy Fear Factor. Pinoy Fear Factor na hindi ano, America's Next Top Model. Tyra Banks pala. Ayun. I think may panalo na tayo. Ay talaga? Sino yan? Labas mo na, Matt. Labas mo na. I-reveal mo na. Labas mo na, guys. Yes. So yeah, the first one actually, it's Ja underscore Ja underscore Ja. Yes, the correct answer is Ryan Agoncillo. Yay! Congratulations! Congrats! Next question, yes! Ready ako? Okay. Yes, Sophie, go! Wait, Jovic! Ito, mabilis sila mapag-tanong. Yes or no? Ay, sige. Si Tofi yung muna. Paunahan, yes or no?
Nagka-COVID ba si Manuel Chua? Yes or no? Wow! Napakahirap talaga. Napakahirap. Grabe, dapat ko naman sila pinapahirapan, Tommy. Dapat ano yung madali lang. No! So, agad question mo is kung nagka-COVID ba si Manuel? Yes, yes. Okay. Okay, meron na tayong winner. Si Rosemary Nicolas. Yung sagot ay Tagalog. Wow. Oh, hindi. Meron na tayong panalo si Rosemary Nicolas. Yes. Yes. Congratulations! Ang hirap nun. Hirap nun. Grabe, Tommy, naisip mo yun. Ang hirap talaga nun, Tommy. Nag-isipan mo, nag-reflect pa talaga si Toffy para sa tanong na yun. Oh, ang dami niyang inisip na, ano kayo tatanong ko? Gusto ko may mabigyan tayo ng gems. Kaya gano'n. Yes! Thank you, Toffy! Thank you po. Dapat tinanong mo na lang, ano pangalan mo? Mas madali. Okay, sino next? Kaya Jovic, what's your question? Ayan, sige. Ito, madali lang din itong tanong ko. Anong hayop ang sinasakyan ni Manuel Chua nung kinuwento niya kung ano yung pinakamahirap niyang challenge? Mm. Sumabit siya doon, tapos nagpaikot-ikot daw sila. Actually, ang dami daw niyang sugat nung time na yun, guys. Anong hayop ito? Daga. Daga. Sumabit siya sa daga. Sumabit siya sa daga. May tali yung daga, tapos sumabit siya doon. Yung hayop na yun. Tara. Spanish, guys. Spanish. May nanalo na ba? Check natin. Ano ang maswerte yung hayop na yun? May nanalo na. Nasakyan ni Manuel Chua, no? Oo, oh, di ba? Buhay pa kaya yung nasakyan ni Manuel? I think si ano? Si Rhea. Yeah, Rhea Bars. Rhea Bars. Congratulations! Congrats! Ayan! Maraming salamat sa ating mga likeans na nakisali sa ating live today. Maraming salamat sa inyo. Again po, huling reminder bago tayo magpaalam. Again, guys, i-repost nyo na po yung poster namin sa YouTube. I-repost yung YouTube poster po namin sa Laika. And please do use the hashtag. And even sa Facebook, pwede din. Use the hashtag Team Laika PBB. Hashtag Team Laika PBB Pinoy Fear Factor. And of course, yung isa naman natin is screenshot nyo po ang ating live po ngayon. And i-share nyo rin po sa Facebook, sa Laika. And of course, use the hashtag TLP Live PBBX PFF. Ayan. Maraming salamat guys for watching us tonight. Again po, Matt, meron ka bang gustong i-promote mga social media accounts? Shout out. Ayan. Guys, maraming salamat sa panonood ngayong gabi. And don't forget to follow us. It's Team Laika PBB. Again, my personal account also is imatzkie sa YouTube po. It's Matt Ajarani. And also in Instagram, it's iMatsky also. Sa Facebook din, Matt Ajarani. And sa TikTok, iMatsky TV. Ayan, maraming salamat po. Ayan. Kenny, do you have anything to promote? Shout out? Yes. Plug mo na yung mga social media account mo. Yes, ma-promote ko lang po yung product namin na Big Revelation, yung skincare namin. Na ano siya eh, mild peeling siya. Hindi siya grabe magbalat. And ngayong pandemic kasi 'di ba, parang lahat naka face mask. So sobrang ganda nito sa skin kasi hindi siya grabe magbalat, so hindi siya kikis-kis sa mask mo. Kaya sana ma-try niyo. Oh. Patunay, pakita mo ano, Kenny. Pakita mo. Yeah. Sobrang smooth. Ano to? Tingnan niyo ha, nawala. Sobrang dami ko dating ano eh, whiteheads tsaka blackheads, pero nawala siya. Dati ang dami ko dito, pati dito. Nawala siya. May na-whiteheads ka rin sa noo?
Tsaka blackheads. May na-whiteheads ka na sa noo. Whiteheads. Hindi, Francis, try niya siya. Okay, excuse lang. Ako, kunin ko na yung grab ko, ah. Wait lang. Ay, okay. Maray, may pag-grab. Oh. Sana naman ang pating nga dito. Nagugutan na din ako. Excuse me. Excuse mo po, Sir Eslav. Nagugutan na po ako. Padala mo dito. Ayun, so, well, thank ayun you na so much. Sana masuportahan nyo kami launching namin this September. Siguro last week ng September. Coming soon. Ayun. Thank you so much. Thank you. Iyan, supportahan natin yung big revelation. And makikita nyo naman sa mga posts ni Kenny tsaka ni Tofi, talaga naman napakakinis ng kanila mga balachi. Napapasana all ka naman talaga. Para chico. Yes! Talaga naman napakakinis, napakasoft. Big revelation, abangan yan this September. Ayan. Si JM, JM, do you have anything to promote or to promote yung social media? Come mo, shout out! Ayan. Okay, actually, first of all, gusto ko magpasalamat kay Mother B. Let's congratulate Mother B for her anniversary. Yes, anniversary! Wow! Guys, just, yeah. So, guys, just follow me sa Laika, JM Lagumbay, Facebook, JM Lagumbay, and Instagram, Mike Lagumbay. And shout out to Mika, Nika. Hello, guys. And sa lahat ng Gem Boosters, Kalabian, sa lahat ng si Errol, thank you Errol for helping me out and so on and so forth. And yeah, guys, at kayo sa Pilipinas, ingat po kayo and hope to see you guys soon. Yes. Yeah, thank you again mga Gem Boosters. Maraming maraming salamat sa walang sawang paggawa ng mga artworks, mga fan arts. We really appreciate what you do for us. Maraming maraming salamat sa ating mga Gem Boosters. Thank you so much. Tofi, do you have anything to promote or shout out? Of course, yung big revelation din natin. Kitang-kita naman sa skin ni Tofi. Talaga namang kumikinang-kinang. Abangan nyo po, big revelation. Malapit na po i-launch this September. Yun lang. Nasabi na ligayin natin kanina. And that's all. Big revelation. Yeah, no, you're Laika. Your social media account. Tofi Santos. Type na. T-O-F-F-I Santos. Yan lang. Search yan lang ako. Yan lang ginagamit kong name sa lahat. Sa Facebook, sa IG, and sa Laika. Thank you. Wow. Ayan, abangan po talaga natin ang ating big revelation coming yan this September. Guys, abangan nyo naman. Napakalapit na. Tsaka sa mga ano, gusto din na mag maging local distributor ng The Big Revelation, please do contact Tofi and Kenny, ang ating mga poging-poging CEOs. Ayan. Thank you. Boss, baka pwede ka magpabigay ng ano, ng produkto. Baka pwede ka mag-send. Kadalan niyo sa Amerika. Mas mahal pa shipping fee, no? Ayan, Joe, Pedro, Vic, do you have anything to promote? Shout out sa ating mga viewers today. Hi, shout out po sa lahat ng Lycans at sa ating mga Gem Boosters. Salamat po dahil nandiyan kayo parati for us. So yun, God bless you all. And yun, sa mga hindi pa po nakapag-follow sa akin, Jovic Susim sa Instagram, tsaka sa Laika. Ayan. And what else? Shout out sa mga ano, shout out sa mga ka-housemate ko na nandito ngayon. So, it's nice to thank see you. Thank you. Oo nga, bro. Yes, always. Yeah. Sobrang ano, alam mo ang nakaka-happy kasi, 'di ba? Especially sa ano natin sa PBB. Parang ang tagal na nating hindi nagkikita-kita. PBB was 2010 kuya Jovic, and then here we are. Tagal na after few years ito tayo nag-uusap-usap tayo regularly. So, this is what makes like team like a PBB you know, a happy complete family kasi talagang compact na kumpleto tayo dito. Kita-kita tayo regularly. Thank you so much. Mama B. Thank you so much for this platform. Talaga namang kita-kita kami ulit lahat. Thank you so much, really. Thank you, Mother B. Thank you, Mother B. Happy anniversary. Happy. Oh, yan na. Si Kuya Grab. Eslav, meron ka mga ano dyan na isi-share na pagkain, Char. Meron ka mga gustong i-promote. Shout out. Yan, Eslav. I-send mo na. Virtual send mo na sa akin yan, Brian. Eslav, bibigay ko sa iyo yung address ko, ha. Padala mo sa akin yung half ng pagkain mo.
Nakamute ka, Islam. Wow! Islam, nakamute ka! Nakamute ka. Sorry, sorry. Kanina pa ako nagsasalita. Sabi ko, pakain ni Mateo. Wow, Mateo. Wow! Teka lang, mali pala yung iningan ko. Ma. Kuya Matt, I'm also here. Gamit live. Kuya I-message nyo na nga si Kuya Matt, like, i-message nyo siya. Wait lang. Hi muna kayo sa wife ko. Hi. Yeah. Oh, ikaw naman ito. What? Sana all, Kuya Matt. Baka naman. Baka naman. Dalawa na yung utang sa atin ni Kuya Matt, mga jam boosters, yung milk tea at saka yung pagkain. Napaka-big time niyan. Thank you, Matt. Segway lang ako ito. Si Kuya Matt, siguro napapakamot na siya ng ulo. Paano ko mabibigyan lahat pa ng... Paano, guys? Paano? Ano yung address niyo? Tasad ko na yung akin, ha? Matt, ha? Kaya Matt, alam mo na. Nasend ko na. Gusto ko i-try yung ano. Yung... By the way, guys. Yung nilalagay ko. Big revelation? Ayan! Yung mga Korean eh. Glass skin eh. Glass skin. By the way, guys. Gusto din niya maging opa. Oo eh. Guys, supporta din natin yung ano, bestest ni Johan ah. Yes! Yung Mr. Liempo. Sa Panahaw Street yan, Quezon City, guys. I-follow nyo sila sa Facebook page nila. And then, pwede kayong mag-order ng takeout, guys. Via Grab, Speedy, Lalo Move. Pwede nyo po yung pa-pick up doon. Mr. Liempo. This is po yan ni Johan. Siya din yung nagbabantay doon. Ang gwapo nung nagtitinda, guys. Bumili grabe, no? Talaga mapapabili ka talaga, eh. Saka, guys, supportahin din natin yung bestest ng JP Lagumbay. Punta lang kayo sa... Facebook page or sa Instagram, and then he has several products na can help you, especially now stay at home tayo most of the time. Yeah. Yes, nakita ko yung mga products niya, water purifier, and then kapag syempre bumili kayo ng Big Revelation ni Tofi tsaka ni Kenny, kailangan niyo yung products nila, yung mga pampaano ng skin, additional din yun, guys. I-follow niyo na si JP. Ayan, mga business, mga ano tayo dito, mga business woman, mga businessman tayo dito. Tama. Hello. Hello. Speaking of, guys, please do follow din po yung social media account po ng aking business din, Samgyu Parma. May iba naman, GA Packaging Needs. Kapag kailangan nyo po ng mga boxes, ayan, please do let us know po. Please do message GA Packaging Needs. Okay. Aking like naman po. At Kyra Custodio 20, please do follow my social media account, my like and my Instagram, Kyra Custodio 20. Maraming salamat, guys. S Love, meron ka bang kailangan i-promote? Shoutout sa ating mga likes. Magpasalamat sa Laika. Dahil sa Laika, sapat na ang binibigay niyo sa amin. Laging busog ako. May pagdain pa siya sa bibigay. Ayun ang parang sinadab. Ayun kumakain ka na sa live. Sobrang thank you po talaga sa inyo, Laika. Travel tayo now. Travel tayo. Thank you very much. Thank you so much. Ma'am Yuki. Ma'am Yuki, salamat din po. Yes, Mama Yuki. And Madam April, Mother B, congrats po. Happy anniversary po. More power po. More power. Yan, ayan, guys. Maraming salamat po again for joining us tonight. Mama B, happy anniversary naman sa iyong like. Maraming salamat for keeping us all together. Miss Miyuki, thank you so much for all your support and dying support and your love for us. Maraming salamat, Miss Miyuki. The prettiest Miss Miyuki. Maraming salamat. And of course, Laika. Sa Laika talaga naman Laika. Talagang... Ayuda is real. Maraming salamat, Laika, for being a great app for everyone talaga. Maraming salamat, Laika. And of course, Travel Tayo Now 2019. That's if not for your generousness, maraming salamat. Travel Tayo 2019, guys. Maraming salamat po. Yes, Gem Boosters for the support. Gem Boosters. Fan artist. Travel Tayo. Maraming salamat po. And we'll make sure we'll pay it forward. Because yes, always. We'll pay it forward. Maraming salamat, Gem Boosters. Again, guys, please do follow our social media accounts. Meron po kami sa Facebook, meron kami sa Laika, meron po kami sa Instagram. Please do follow Team Laika PBB sa Instagram.
at Team Laika PBB sa aming Facebook, Team Laika PBB. Follow niyo po kami dyan. At of course, i-follow niyo rin po ang aming YouTube channel. Ito po, kung nasaan po tayo ngayon, Team Laika PBB. Please do follow din po ang aming Laika po, Laika account, Team PBB. And please do follow everyone po na nakasama sa Team Laika PBB. Please do follow everyone po. Maraming salamat for joining us tonight. Till our next live. Thank you so much. Guys, thank you. Try nyo to, ha. Napakasarap.